Nawala na ang lahat kay David. Ang bagong pamilya niya ay iniwan na siya. Wala na rin siyang pera dahil kinuha ito ni Lexie lahat, kahit piso walang natira sa kanya. Palaboy-laboy na lang si David kahit saan pumunta. Gusto ni David makipagbalikan kay Jill. Pag-uwi ni Jill sa bahay, nawala si Gio. Ang cellphone ng anak niya ang naiwan. Kinabahan siya sa oras na iyon. Biglang may tumawag sa kanya. Pagsagot niya, si David ay nasa linya. Sabi niya, nandito sa akin ang ating anak. Kinabahan si Jill, baka ano ang gagawin ni David sa anak niya dahil narinig niya ito na wala na daw sa katinuan si David. Ang sabi ni David, I'm sorry dahil kinuha ko siya. Nagtanong si Jill, nasaan kayo? Ang sabi ni David, na-miss ko lang si Gio at gusto ko lang siyang makasama. Yun lang naman. Kalmado lang si Jill na kausap niya si David. Ayaw niyang ipahalata na nag-alala siya. Kaya ang sabi niya, alam ko, naintindihan kita. Okay naman siya, diba? Okay naman ang lahat. Pupuntahan kita. Mag-usap tayo ng personal, okay? Tapos sabay tayong kakain. Gawin natin yan ngayon. Tayong tatlo habang mag-usap tayo sabay kumain. Ang sagot ni David sa kanya, talaga? Pupunta ka ba para makita ako? Kasama mo siya, diba? Magtanong ako sa kanya, pwede ko ba siyang kausapin si Gio? Nagmamadali si Jill na umalis ng bahay para puntahan ang anak niya. Natakot siya baka ano ang gawin ni David kay Gio kasi wala na sa katinuan si David. Mabilis ang takbo ni Jill sa kanyang sasakyan para maabutan niya ang anak niya. Emotional na kwento si David kung ano ang nangyari sa kanya noong bata pa siya. Ang sabi niya, noong kaedad mo ako, iniwan kami ng ama ko. Hindi na siya bumalik hanggang siya'y namatay. Hindi ko gusto maging kagaya ka sa akin. Nais kong manatili ka sa aking tabi kasi kung magkahiwalay tayo, baka akalain mo na iniwan na kita. Hindi ko kayang gawin yan dahil hindi kita pinabayaan kahit kailan. Yun lang ang gusto ko, Gio. Hinahawakan ni David ang kamay ni Gio. Hindi niya ito binitawan habang nagkwento siya at nakinig naman si Gio sa kanya. Dumating si Jill sa lugar kung saan sila David at Gio nakatambay. Natakot si Gio sa kanyang ama nang nakita niya ang kanyang ina, nagmamadali itong lumapit sa kanya. Ang sabi ni Jill, okay lang anak. Ang sagot ni Gio, sabi niya sa akin, samahan ko daw siya kahit sandali lang daw. Tapos sabi pa niya, hindi siya sigurado kung ano ang kanyang gagawin kung siya ay mag-isa. Kaya sumama ako sa kanya. Tumingin si Jill kay David. Hindi maayos ang postura niya at matamlay ang katawan, magulo ang buhok, parang hindi pa nakaligo. Ang sabi ni David kay Jill, may isang bagay na kailangan ko lang sabihin sa kanya at wala akong balak na saktan siya. At sana huwag kayong mag-isip ng masama. Ang sabi ni Jill kay David, pasok ka sa sakyan dahil kakain tayo. Hindi nagustuhan ni Gio ang sinasabi ng kanyang ina. Ang sabi ni Jill sa kanya, huwag kang mag-alala, okay? Pumasok si David sa loob ng sasakyan. Papunta sila sa magandang restaurant para kumain. Nakahanda na ang mga pagkain sa misa. Nakatingin lang si David. Ang sabi ni Jill, kain na tayo. Gio, kain ka na rin. Napansin nila si David kumakain na parang gutom. Nagtanong si Jill kay David, kamusta ka na? Biglang huminto si David, kumain at umiyak at humahagulhol. Binigyan ito ni Jill ng tissue. Ang sabi ni David, pasensya na kayo. Nakita kita at si Gio na kumakain dito ilang araw na ang nakalipas. Habang pinanood ko kayo, narealize ko na dapat nandun sana ako. Dapat katabi ko kayong kumakain kasama ang pamilya ko at mga kaibigan ko. Nagalit si Gio. Ang sabi niya, anong silbi pa ang sinasabi mo ngayon? Ikaw ang sumira sa lahat. Sabi ni Jill, anak, tama na. Nagtanong si Gio kay Jill, bakit mo naisipang pumunta dito ngayon? Mas lalo akong naiinis.
Pinaintindi ni Jael kay Gio. Ang sabi niya, "Sa tingin ko, dapat mo bigyan ng oras ang daddy mo para ayusin ang sarili. Iyon lang ang paraan para magsimula muli. Ang ibig kong sabihin ay para sa ating tatlo." Ang sagot ni David, "Tama, simula natin muli. Kalimutan natin ang ating mga kasalanang nagawa natin. Patawarin kita at dapat patawarin mo rin ako." Nakatingin si Jael sa kanya. Ang sabi niya, "Ano?" Ang sabi ni David, Gawin natin ang lahat bilang magulang ni Gio. Mahirap sa umpisa, maging maayos ang lahat basta pagsikapan lang natin. Pwede tayong bumalik sa dati." Ang sabi ni Jael, "Hindi pwede." Ang sagot ni David, "Magiging pamilya ulit tayo." Nagsalita ulit si Jael, "Alam mong hindi pwedeng mangyayari yan, David." Ang sagot naman ni David, "Maghanap ako ng investor para pag ayaw mo, maghanap ako ng ibang trabaho. Tayo ay magpakatatag para sa isa't isa, para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan." Ang sabi ni Jael kay David, "Tumigil ka, tapos na tayo. Hindi na pwedeng ibalik ng kagaya dati." Ang sabi ni David sa kanya, "Kahit noong una tayong magkita, ikaw ang lahat sa akin, pero huli kong nalaman yun. Pwede ba tayong magbalikan, please, Jael? Alam kong gusto mong makipagbalikan sa akin, kaya tayo nandito." Nagtanong si Gio sa kanyang ina, "Yun ba yun, ma? Kaya tayo nandito dahil gusto mong makipagbalikan sa kanya?" Ang sagot ni Jael, "Hindi mangyayari yan. Mali ang iniisip mo, David. Lagi kang nagmamasid sa amin. Dapat sana magbago ka na pagkatapos na nangyari sa buhay mo. Dapat matuto ka na. Binigyan kita ng pagkakataon para ayusin mo ang relasyon mo kay Gio, pero sisirain mo rin ito? Hindi ako makapaniwala. Ito ba talaga ang pinakamahusay na magagawa mo?" Umiiyak si Jael sa galit kasi ang akala niya nagbago na si David pagkatapos na nangyari sa buhay niya. Habang nag-usap silang dalawa, nakinig lang si Gio sa kanilang mga sinasabi. Nagmamakaawa si David kay Jael at umiiyak ito. Ang sabi ni David, "Wala na talagang natira sa akin. Bigyan mo naman ako ng isang pagkakataon, please. Di ba ganyan naman ang pamilya? Magkakamali tapos patawarin dahil gusto pang mabuo pa?" Nagalit si Gio. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng kanyang ama, kaya umalis siya sa table at pumunta sa comfort room, umiiyak. Umiiyak din si Jael sa galit. Kahit anong gawin niyang paintindi, hindi pa rin naintindihan ni David. Kaya ang sabi ni Jael sa kanya, "Kung ipagpatuloy mo ito, mas mabuti pang umalis ka na at magpapakamatay ka na lang." Abangan natin ang mga sumusunod na mangyayari dito sa The Advance episode, ang pagtatapos ng The Broken Marriage Vow. Please don't forget to subscribe my channel and thank you so much for watching!